ketawa mo kasi. Matatawa din. Ako po si Karen. Gusto ko pong sharean kasi ano po, hindi niya naman po makikita yung kasiyahan sa mga bagay sa mundo. Kundi makikita niya yung tunay na kasiyahan sa Panginoon. Ako po si Joshua. Sabi din sa verse sa Bible na kailangan natin turuan yung bata ng tamang salita para hanggang sa paglaki niya, hindi na tumalimutan. Kasi sa bata talaga nag-start yung pag-iisip nila eh, na kailangan mula na sila sa tamang daan. Tsaka natin, malinaw na sa isip niya kung sino yung Diyos talaga ang pagiging ko rin niya. Okay, for me, I will share the gospel to these five people because the Lord said all the people should hear the words of God. Ang tanging solusyon lang para sa ating bansa, walang iba kundi si Jesus. We receive salvation coming in our neighborhood. We receive salvation coming in. In our hearts, and then cry out to God. If you like to say, yes, Holy Spirit, come, fall upon me, and empower, baptize me with the Holy Spirit. Let God use you to change someone else's life by preaching the gospel to them. Some believers saw that love in the church. They understood the love of God. And in one day, 3,000 people came to accept Jesus. Can able to preach the gospel? Bakit kasi nandiyan ang banal na Espiritu? Dahil mga kapatid, kung ginawa yun ang banal na Espiritu sa buhay ko, kaya din gawin ang banal na Espiritu yun sa ating lahat. Good morning to everyone. Once again, we are here in AFJC Daily Devotion. And the word for today is cupcake, mga kapatid. Okay. And then, good morning po sa bawat isa. Bakit kasi nandiyan ang mga Muslim? Pasensya na po, nagkaroon ng interruption. Medyo may problema tayo sa internet, pero patuloy pa rin tayo sa ating gawain. Amen. Kamusta po kayo? Kamusta ka dyan, Pastor Jason? Okay na okay tayo, kapatid. Kahit hindi tayo nakagising na medyo maaga, okay pa rin. Okay na okay. Kamusta naman kaya ang mga viewers natin ngayon? Ayan, may mga viewers na nga tayo ito, Pastor Dave. Andiyan na sila, Sister Melody. Si Ate Deng, si Pastor J. Good morning yes, po sa inyo. Yes, nangunguna dyan si Pastor Jason Flores. Oo nga, andito rin si Sister Aleli. Yung asawa. And dalawa na. Okay. Hello, good morning, Pastor Javes Mendoza. And also si Riden Adrian Carasi. Good morning po yes, sa inyo. Good morning po. Magandang umaga. Hello, Brother Nog. Okay. Ngayong umaga pong ito, no? Ang pag-uusapan po natin ay Psalms 23. Napakaganda 'yan. At ibabahagi 'yan mamaya ng gwapong ay nag-interrupt. Sorry. Internet interruption po. Ayaw ng internet. Mamaya na lang, malalaman nyo na lang. Okay. Batiin lang natin ang magandang morning din yung mga nanonood sa atin all the way from Word of Wisdom Fellowship. Yes! Kay Senior Pastor
Harold. Harold Doroteo. Yes! At sa CIM kay Pastor Boy Bojuani. Yes, at ganoon din sa Crisis the Answer Prayer House, yes, Assemblies of God. Morning. Hello, Pastor Cheat and Pastor Greg. Yes, ganoon din sila, Pastor Kenneth. Good morning, Pastor Alan. Good morning po sa inyo, sa lahat ng mga members, mga church, sa church ng Crisis the Answer Prayer House. Good morning sa inyo lahat at magandang umaga po ulit. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagbigay ng inspirasyon, pag-asa. Amen. Mula sa salitaan ng Diyos. At ganoon din sa JGRRC, ha. Good morning din sa inyo. Sa Bukawi, sa Maine, no? Bukawi, oh. Good Dave, morning. Ay, si Pastor Peter kasama natin ngayon, no? Talaga, wow, hallelujah. Hallelujah. Okay. Oo, thank you so much. And si paring Charles Bautista. Ayan na. Ayan, yes. No? Sabi ni Pastor Peter, good morning daw po. Praise God. Good morning din po sa inyo, Pastor. Good morning. At good si morning, Brother Larberto Masiha, good morning po sa inyo. Hello, Brother Lamberto. And si Sister Cherry Radasa, si Ninang Cherry mo, ano, SJ, ano, nanonood. Nahanap ka, paray ka na. Okay. And this time, mga kapatid, let's worship the Lord together. Amen. 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 At sarap purihin ng Panginoon at as we sing this song, Be With You. Amen. Amen.
nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I need to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. I give all to be with you. Yes, yes, yes. Amen and amen. Thank you, Jesus. Okay, again, once again, good morning to everyone. And hallelujah. Napakasarap po na magpuri sa Panginoon. Napakasarap na tayo po ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen. At ngayong umaga pong ito, just want to acknowledge pa rin po yung mga kasama na po natin ngayon. And yan, sila Sister Corazon and Conado Lim, good morning po sa inyo. Sabi niya, good morning po sa inyong lahat. Si Tatay Rico. Yan, morning, si Tiffany Wong from Singapore. Good morning, Tiffany. And si Joel Coronado ng ano to, ng Bikutan. Bikutan. Wow. Good morning po sa inyo. Lawak na nararating natin. Oo, mga taga Bikutan Bethel Temple. Yes. Yan, kanila Ninang Lourdes, Ninang Pastoral Lourdes. Yan, good morning. Good morning po sa inyo. At ang sila, yan, si Brother Jeffrey Fong. Yes, from morning. America, good USA. Morning. Wow. Han, nag-birthday siya. Good, happy birthday po sa happy inyo, Brother Jeffrey. Happy, happy and birthday. And also si Pastora Evangeline ng Isabela. Sabi niya, blessed morning to all. Praise the Lord. Praise the Lord as and well. And also si ang aking pinsan, si Ever Perez Buyok. Ayan, good morning sa iyo. Good morning. Good morning. Ayan, good morning to everyone. Yes, good morning. Also, good morning sa ating kaibigan, Pastor John Sabetel, ng may pananampalataya, yes! Masaya. And si Pastora Faith Joy Salazar. Yan. Good morning po sa inyo. At saka kay Mami Madeline, good morning po sa iyo. And this time, hindi na natin patagalin ang lingkod ng Lord na magbabahagi ng Psalms. May hashtag pala tayo, okay guys? May hashtag pa. Ang hashtag natin is hashtag Psalms 23. Wow, yan. Very good. At yan po, siguro, ano, nahirapan po kayo dun sa ano, kung ano yung isi-share niya ngayon. Wala po kayong kaklu-klu. Secret po yan. Hindi po niya ibabahagi sa inyo kung ano yung verse. Gano'n. Yes, and pass yung ating reward challenge. Paano yun? Tuloy-tuloy pa rin po ba yun? Oo. Mag-share sila ng mga photos. Oo, sila. Mag-selfie sila. Tapos, ano, watching. Parang kaya. Watching. Yan, oo. Ayan. But anyway, tuloy-tuloy po yan. The top 5. Top 5. Sino? Sige, Pastor Jason, pakipanawanag mo kung ano mechanics ito. Ito po yung mechanics po ng ating reward challenge. Yes! Ito po ay top 5 po na consistent na nag-share po ng kanilang photos for a week ay makakatanggap po ng limpak-limpak na yes! T-shirt. Alibet! May nakalagay na one more soul. Yun. Yan. But anyway, mga kapatid, ang pinaka-importante sa lahat, tayo po ay napupuno ng salita ng Diyos. Amen. Kaya po, let's welcome our dear brother to share our daily devotion for this day. Brother Brian Solidar! Kaya na, kaya na! Inupo po ako bigla doon, ha? Pasensya nyo na po kasi alam mo naman po itong nasa kaliwa ko. Yun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon ngayong umaga po na ito for the another opportunity once again to share the word of the Lord. Alam nyo po, every time that God will use us to share His word, it is a big privilege. Why? Because we don't deserve, amen, to be used by God. But God is a gracious one.
He makes us worthy by the blood of Jesus, by the death of Jesus on the cross, and the resurrection is the basis that God accept us as His children, yung mga tao po na sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Pero ngayong umaga na ito, I would like to share the Psalm chapter 23, and I know that all of us are very familiar, and it is a well-known verses and chapter in the book of Psalm, because a lot of Christians, you know, are using this to strengthen them, strengthen themselves by the word of God. And if you have a Bible, buksan niyo po yung Bible ninyo sa Psalm chapter 23. O kung kabisado niyo naman, pwede niyo namang sabayan niyo na lang po ako. Sabi po dito sa Psalm chapter 23 verses 1 to 6, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Purihin po yung salita ng Panginoon. Lahat po tayo, mag-pray po muna. Heavenly Father, Lord, thank you for this wonderful morning, God, that You have given to us. Lord, thank you for the new life, Lord, new freedom, new spirit, Lord. By Your Spirit, we have a new freedom, Panginoon. Ngayong umaga po na ito, Lord, lumalapit kami sa Inyo, and we surrender ourselves once again, Lord. And hayaan ninyo, Panginoon, na maintindihan namin at tumibay kami sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Lord, continue to use my life, Lord, fully for Your kingdom. And Ikaw lamang yung maitaas, Ikaw lamang yung madakila ngayong umaga po na ito, sapagkat wala kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Lord, we depend on You, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang dakila naming pastol. Lord, ngayong umaga na ito, iparamdam mo, Panginoon, that You are the shepherd, God, of our lives, Panginoon. You are the shepherd who leads us, Lord, in the green pasture and besides in the still waters, Panginoon. Salamat, O Diyos, at dalangin ko na sa umamagitan ng salita mo, makaramdam kami ng refreshment, Panginoon. Lord, we are in the midst of crisis, and it is undeniable to You, Panginoon. A lot of people today, Lord, are getting confused, Lord, getting depressed, getting stress, Panginoon, oppressed, Lord. But God, I pray by the Psalm chapter 23 verses 1 to 6, Panginoon, empower us and refresh us, Panginoon. Hindi lang yung mga isipan namin, kundi yung mga yung buhay spiritual po namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus to po aming dalangin. Amen. Ayun, purihin po yung Panginoon. Actually, last night, I was studying about the Psalm chapter 23, and I'm asking the Lord, I'm asking about the leading of the Lord. The Lord, ano yung gusto mong sabihin? Ano yung gusto mong iparating? Kasi alin nyo po, every time that we will read the Word of God or study about the Word of God, we are allowing the text to speak in itself. And we are not injecting our own ideas. But ito yung bagay na hinahayaan natin yung Panginoon na magsalita sa atin. Because whenever we meditate the Word of God with the guidance of the Holy Spirit, the Lord is giving us a new, fresh understanding about His Word. But ngayong umaga po na ito, gusto kong ibahagi yung Psalm chapter 23. Kagaya po na sinabi ko, lahat po tayo ay very familiar pagdating po sa verses po na ito, dahil madalas po nating marinig ito sa mga simbahan o sa mga pastor na nagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Kahit po sa church namin eh, sa Crisis the Answer Prayer House Assemblies of God, dun sa church namin, pag yung preacher po wala pang Bible text, yung Psalm chapter 23 po yung binabasa po namin. Actually, I'm seeing these verses before when I was in high school sa isang Bible po na nasa likuran po siya nakasulat eh. Tapos nakalagay doon, "Si Yahweh ang aking pastol, di ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay sa tahimik na batisan." Pero alam niyo po ba, the Psalm chapter 23 verses 1 to 6, we are seeing that the Lord shows Himself as a shepherd of our lives. King David has, it is his personal experience from the Lord, na the Lord is my shepherd and I am a sheep. Alam niyo po ba, all of us are sheep of God. Amen. Lahat po tayo ay mga tupa po ng Panginoon. Tignan mo nga yung katabi mo kung tupa ba yan.
Mga bakit daw may kambing? Lalo-lalo na po sa panahon po natin ngayon. Alam niyo po, without a shepherd, people will be destroyed. Masasira po yung buhay po nila. Without a shepherd, it will lead us up into destruction of our lives. Kasi nga po, kung papansinin natin, ang dami pong mga tao po ngayon, even they are living in their wealth, they are living in their greatness into this world. But because they don't have a shepherd in their lives, emptiness is still there into their hearts. Nakakaramdam po sila ng emptiness, di ba? Makikita nyo naman minsan may mga tao na kilalang-kilala naman, pero magugulat ka dun sa habang nasa interview sila na sasabihin nila na I feel empty. Di ba? Wala ako, parang nasa akin na, pakiramdam ko nasa akin na yung lahat, pero parang meron pang kulang sa akin na pinaka inahanap ko. And kung papansinin din po natin, kung naalala nyo si, di ba, si yung isang sikat na singer po, pero Christian na siya ngayon. Nasa concert po siya dun sa Dallas, Texas. Kasi may concert po siya, magkakanta po siya. Dapat kasama po ako dun. Joke lang. Ano po, anong tawag nun? In-invite po siya dun. And, bigla siya nag-walk out eh. Tapos, may mga balita na nahimatay, ganyan. Tapos, sabi niya na, I feel empty. Ganyan, parang walang wala. Tapos alam nyo, yung naging Christian po siya, makikita, maririnig yung testimony niya. Ano sinasabi niya na kung merong makakapagpuno sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Jesus lang. Aanuin mo yung mga bagay na meron ka, sinasabi niya, tapos wala naman yung Panginoon. Kagaya po nung sinabi ko, ang dami pong mga tao, even meron po silang mga bagay sa buhay nila, but still, they feel empty. Kaya nga, we need a shepherd. We need someone who will direct us, who will guide us, who will protect us, who will lead us up sa mga magagandang bagay po. Pero I hope and I pray po ngayong umaga na ito by the word of God in the Psalm chapter 23. The personal experience of David from God. Lord, you are my shepherd and I am a sheep. We also experience. Maramdaman din po natin ngayong umaga po na ito. Alam niyo po, lahat po tayo ay kabilang sa tupa po ng Panginoon, sa kawan ng Panginoon. Kasi sa Bible po, ilang beses po din i-describe na we are sheep. Diba, kung mababasa ninyo yung parable na nawala yung, ano yun, sa 100 na sheep, nawala yung isa, iiwan yung 99, tapos hahanapin pa yung isa. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kasi yung dahilan po, kung bakit ganun, nung time po nung makita kasi nung Panginoon yung mga tao, di ba, they are confused and harassed. And sabi ng Panginoon, para sila mga tupa na walang shepherd, na nagkalat, nagkawatak-watak. Kagaya po nung sinabi ko, we need the guidance in our lives. Without the guidance of the Lord, all of us will be destroyed. Amen. Lahat tayo mawawasak, lahat tayo masasira po yung buhay natin. Pero, mabuti po yung Panginoon sa atin pong mga buhay. Because He is the shepherd of our lives. Sa gitna po nung pandemya, sa gitna po nung crisis na pinagdadaanan po natin, the Lord is still good. In every season, every chapter of our lives, every page of our lives, every scene, bawat eksena sa buhay natin, the Lord is good even in the good times and bad times. Dito po sa Psalm chapter 23, sabi po ni, may gusto po akong i-share po dito sa inyo. Sa Psalm 23, kung sino ba talaga yung Panginoon sa ating mga buhay. Alam niyo po, sometimes we do not see that the Lord is our shepherd. On how? Sa paanong paraan po na hindi natin nakikita minsan, the Lord is our shepherd that we shall not want. Alam niyo po kung sa paanong paraan, when we experience a lot of hardship sa buhay natin. Kasi minsan, hindi na natin nakikita yung goodness ng Panginoon eh. Amen. Kasi akala natin minsan, when we start to obey God, when we start to serve God, the Lord will bibigyan tayo lagi ng Panginoon ng blessing, lahat na lang pagpapala, lahat na lang material na bagay ibubuhos ng Panginoon. Sige, sumunod ka sa Panginoon, wala nang paghihirap pa dito sa mundo, wala nang mga pagsubok, puro pagpapala. Pag ganun po yung teaching, ano yun kaya Dave? Scam. Scam po yun. Pero hindi po nagtuturo yung Bible ng ganun. Pero alam nyo, even though we are in the midst of hardship, the Lord
will give us is giving us a guarantee. When we trust in Him, we can overcome. Amen. Magtatagumpay po tayo. Kaya nating madaig, kaya nating mapagtagumpayan. Sino ba yung Panginoon na sa shepherd? Sabi po ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Number one, the Lord is our provider. Amen. Alam niyo po, in the even naman ngayon or even in the ancient times, yung mga the duty of the shepherd is to protect his flock from the predators, from the wild animals, because the sheep is a social animals. Di ba kung saan to pumupunta eh? napaka kulit po nung mga social media account. napaka kulit po kasi ng sheep kung saan po ito nagpupunta. Kaya ang trabaho po ng shepherd is to protect and to provide what the sheep needs. Alam niyo po, the Lord is same to every one of us. Amen. The Lord is our provider. Sometimes po, kinakain po tayo ng stress, kinakain po tayo ng mga kalituhan natin sa buhay. Ngayon, nasa pandemic crisis tayong iniisip natin saan tayo kukuha ng mga pangangailangan natin, saan tayo kukuha ng mga material na bagay na kailangan natin. Kagabi lang po, madaling araw kasi gising pa po ako, di ako makatulog. And nakakabasa po ako ng article patungkol po ito sa bansang Nepal. Kung mapapansin niyo po sa Nepal, 1,200 people po yung nag-commit ng suicide because of this pandemic crisis. Bakit po? Yung iba po, economic pressure. Di nila alam paano na ako. Ganyan, pagkatapos ng crisis na to, saan ako kukuha ng pagkakakitaan ko, saan ako kukuha ng ikabubuhay ko, saan ako kukuha ng pangangailangan ng pamilya ko. Yung iba naman po, because of depression, yung nag-trigger yung depression nila dahil sa virus po na kumakalat ngayon. Kasi na hindi nila lang sa sila pupunta eh. Kasi yung panahon natin ngayon, di ba, pag may virus ka talagang... Alam mo, i-blame ka ng maraming tao. Bakit ka ganyan? Bakit ka nagkaroon yan? Kaya yung iba, tinatapos na lang po nila yung buhay po nila. And kung mapapansin po natin, 1,200 people nag-commit ng suicide because of the pandemic crisis. Pero alam niyo po mga kapatid, kahit nasa, yung sinasabi ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Hindi, ang ibig sabihin dito ni David na wala man ako ng mga material na bagay, hindi ako kagaya ng mga mayayaman na maraming mga bagay na meron sila. Wala man akong ganun, pero hindi nagkulang ang Panginoon. Amen. Hindi po nagkulang yung Lord sa ating mga buhay. Sabi nga ng Panginoon, di ba, pag nakita niyo po nag-disciple yung Panginoon, kahit naglalakad yan si Lord, magdi-disciple yun. No? Nakikita niyo ba yung mga ibon na yan? Di ba, hindi yan mga kumakain, pero pinapakain sila ng aking amang nasa langit. Kayo pa kaya, sabi ng Panginoon, higit kayo sa mga ibon na to. We are more than this. Sabi ng Lord, pag sinabi yun ng Panginoon, ibig sabihin, totoo yun. At hindi po magsisinungaling ang Panginoon sa atin. And sabi ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." We need to put our faith to the Lord. We need to trust in the Lord no matter what happened. At ako po nagsabi sa inyo, hindi po magkukulang ang Panginoon sa atin. Kahit kailan po, hindi tayo pababayaan ng Lord, hindi po tayo tatalikuran ng Panginoon kahit nasa gitna po tayo ng crisis na pinagdadaanan po natin ngayon. At pangalawa, sabi, sa verse 2, "He makes me lie down in green pastures, He leads me beside still waters." Alam niyo po, number one, the Lord is our provider. Pangalawa po, the Lord gives peace sa atin pong mga buhay. Amen. Alam niyo po, napakahirap na humanap ng kapayapaan ngayon eh. Di ba, ng totoong kapayapaan sa mundo ngayon. Kasi ang dami pong mga tao, because they don't find yung totoong kapayapaan po, they end up their lives. Tinatapos po nila yung buhay po nila. Ang daming mga tao na akala po nila kapag they are in the midst of sadness ng buhay po nila, akala po nila gumawa sila ng ibang bagay para lang mapagtakpan yung pinagdadaanan nila, akala nila makakapag-satisfy na sa kanila, but still, nasa gitna po sila ng kalungkutan. Ang daming mga tao po ngayon na hindi makahanap ng tunay na kapayapaan. Pero alam niyo po, sabi dito, sabi, "He makes me lie down in green pastures." Kung merong kaya magbigay ng kapayapaan, si Lord po yun. Sabi, "In green pastures, He leads me beside still
waters. Pag nakita niyo po, pag nakapunta po kayo ng mga probinsya, 'di ba yung green pastures, 'di ba yung ano yun eh, yung sobrang napaka payapa nung paligid, yung pwede kang humiga sa damuhan, 'di ba yung pwede kang magpahinga ng maayos. At kapag ganun po yung paligid, 'di ba, ramdam mo sa sarili mo na punong-puno ka ng kapayapaan, ramdam mo yung pagiging kalmado ng paligid. And sabi dito, still waters. Yung still waters, hindi naman siya yung totaling stagnant. And the Lord will not lead us up in the rapidly flowing river. Kasi pag sobrang bilis nung agos nung ilog, ano yun eh, nakakatakot naman yun, di ba? Parang hindi tayo makakaramdam ng kapayapaan, sobrang ingay nun. Hindi po ganun. Yung parang ano lang, yung tama lang. Sobrang tahimik lang nung pag-agos nung ilog. And you feel peace. Nakakaramdam tayo ng kapayapaan. At alam niyo po, ganun magbigay ng kapayapaan si Lord sa atin pong mga buhay. Hindi po natin makikita yung kapayapaan dito sa mundo po na ito. Walang iba kundi sa ating Panginoon lang po. In the presence of the Lord, there is peace. When we start to pray to the Lord, Lord, give me peace. Give me peaceful mind, peaceful heart. Alam nyo, pag nagsimula tayong magbabad sa presensya ng Panginoon, nakakaramdam tayo ng kapayapaan eh. And the presence of the Lord will empower us. The presence of the Lord will strengthen us. The presence of the Lord will strengthen us. Yung pagkatapos mong mag-pray because of the presence of the Lord, you are peaceful. Wow, Lord, thank you for the refreshment. Gaya po nung sinabi ko, ang hirap nang makahanap po ng ganun sa mundo na to. Kaya sabi nga ng Panginoon, eh, come to me, all you who are weary and burdened, I will give you rest. Lumapit po tayo sa Panginoon. Naalala ko lang tuloy yung ano, yung kwento nung lalaki na gusto nang magpakamatay. Kasi nga, dahil problema, ganyan, tatalon na siya sa building. Ano yan, sa 15th floor, andun siya sa taas. Tapos sabi niya, dahil pagsubok, dahil problema, tatalon na siya. Nung tatalon na siya, kasi nga, di nga nakamahandle yung mga problema sa buhay, may dumaan na babae, putol yung dalawang kamay, dalaga. Tapos yun, tatalon siya dun sa building na yun, tapos suminto dun sa mismong pagbabagsakan niya. Tapos, yung tatalon na siya, huminto doon, tapos gumanto yung babae. Eh, di ba putol kamay nun? Gumanyan, tapos gumanon. Hindi gumanyan, gumanon, ganon. Eh, tumingala, tapos gumanyan. Tapos, nagulat yung lalaki, sabi niya na, grabe, naalala niya yung babae, sabi niya, yung babae na to, putol yung kamay, pero di naman nagpapakamatay. Ngayon, tapos sabi nung, tapos sumigaw siya, sabi niya, oy, wait lang, antayin mo ko dyan. Tapos taka yung babae, sabi, ba't ako pinahinto nito? Tapos bumaba na yung lalaki, sabi, alam mo, na-encourage ako sa buhay mo eh, kasi kahit na putol yung kamay mo, pero di ka nagpapakamatay. Thank you ha, in-encourage mo ko na huwag magpakamatay. Sabi, ha? Hindi po kita in-encourage. Sabi, di ko nga po alam, papakamatay kayo. Sabi, o bakit? Ba't ka gumaganon? Eh, Makati po ulo ko eh. Ikaw kaya? Ikaw kaya putol kamay? Joke lang po yun. Ikaw kaya putol yung kamay? Ang hirap kaya? Joke lang po yun. Sorry po ah. Ayan, kagaya po sinabi ko. In the green pastures, bibigyan po tayo ng Panginoon ng kapayapaan sa ating mga buhay. And pangatlo po, He restores my soul. Sa verse 3, sabi, He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Una po, the Lord is our provider. Pangalawa, the Lord gives us peace. Pangatlo po, the Lord restores. Amen. God is a God of restoration. Alam niyo po, nasabi ito ni David, He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Because the Lord restored him. Even though he fell into sin, na kung mapapansin, ano yung kasalanan na ginawa ni David? Dalawa eh. Pagpatay, tsaka pangangalunye.
Kasi nga, that time na nagalaw niya si Bathsheba pagkatapos po nun, sino yun yung asawa ni Bathsheba? Urias? Si Urias, diba, pinabalik niya, sabi niya, sige, mag-honeymoon na kayo ng asawa mo. Ayun yung utos, sabi ni Urias, Lord, Haring David, hindi ko na matitiyos, ako nagpapakasayo, mga kasama ko, nakikipagdigmaan. O sige, pumalpak na yung plan A. O sige, plan B. O sige, sumugod kayo, iwan niyo sa gitna si Urias, ayun, namatay. But the Lord sent out a prophet, Prophet Nathan, rebuking David. At pagkatapos po nun, na-realize ni David lahat ng pagkakamali. Kaya sabi ni David, restore my soul. Bakit po sa kabila ng mga pagkakamali po ni David, binalik po ulit siya ng Panginoon. Alin niyo po, in the Hebrew, he restore my soul, it means repentance, pertains to repentance. Without repentance, there's no restoration. But when we start to repent ng totoo sa harapan ng Panginoon, the Lord will restore us. It makes us humble before God. Na Lord, wala akong magagawa kung wala po kayo. Kaya sabi ni David, he restore my soul. And after God restores his soul, he leads me in paths of righteousness. Again and again, binabalik siya ng Panginoon in the path of righteousness. Inaakay po ulit siya ng Panginoon doon. Kaya alam niyo, the Lord is good. Sabi for his name's sake. God is a God of restoration. Alam niyo po, Satan will always inject to our minds that God will never forgive us anymore. Na iniisipin natin na wala na, di na ako patatawarin ng Panginoon, paulit-ulit na lang, di na ako ibabalik pa ng Panginoon. But as long as we come before God, na Lord, tulungan po ninyo ako, yung nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Lord, restore me once again. Once again, Lord, restore me. Yung nagpapakumbaba tayo sa harapan ni Lord. And I believe that the Lord will restore you. Gagamitin po ulit tayo ng Panginoon. God is a God of restoration. And pang-apat, sabi, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sabi, even though I walk through the valley of the shadow of death, alam niyo po, shadow has nothing to do. It's only a shadow. Halimbawa, the shadow of sword cannot kill us. The shadow of dog cannot kill us. It's only a shadow. Huh? Oh, shadow of dog. Wala na magagawa yung shadow. Eh. It's only a shadow. Kaya sabi ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because God is always with him. In the verse 4, God is always with us. I will fear no evil for you are with me. Na Lord, kasama kita. Sabi, your rod and your staff, they comfort me. Your rod and your staff, they comfort me. Yung rod, ano to eh, yung pamalo. Tapos yung staff, yung may kalawit po sa dulo. Na pag nawawala sa linya yung sheep, binabalik po ng shepherd. And sabi, kasama natin yung Panginoon, even in the darkest moment of our lives. Even in the midst of hardship ng buhay po natin, kasama natin si Lord. And the question is, do we trust in the Lord with all our hearts? Nagtitiwala po ba talaga tayo sa Panginoon ng buong puso po natin? O kapag dumadating na yung mga pagsubok, yung mga problema, nawawala po tayo bigla sa paglilingkod natin sa Panginoon? Kasi ang sarap mag-worship sa Panginoon eh. Ba, kanina lang nag-worship tayo sa Panginoon. And sasabihin natin na, Lord, I live to worship you. Eh, paano paganda yung problema? Diba sabihin natin, Lord, huwag ka naman ganyan. Ganun na po ba yung magiging tugon natin sa Panginoon? Alin nyo po, if we really trust in the Lord, we will not fear. We will not be afraid sa mga problema po na pagdadaanan po natin. It's part of our calling from God. But the good thing that we can see, the Lord is faithful. The Lord is faithful even... kahit na po nasa pagsubok po tayo ng ating mga buhay. Kaya nasabi ito ni David eh, because the Lord guides him sa bawat pagsubok po na pinagdaanan niya. Sobrang hirap bago siya naging hari. Ang daming mga threat, ang daming mga danger, ang daming mga bagay na hindi maganda na pinagdaanan ni David. But still, sabi niya, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me.
Nasabi ni David na, Lord, kasama kita. Kahit saan man ako magpunta, kahit saan man ako makarating, alam ko, Lord, kasama kita. God is omnipresent. Amen. God is omnipresent. God is omnipresent. At hindi po mababali kahit kailan yung mga pangako po ng Panginoon sa atin pong mga buhay. And sabi po dito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. The protection of the Lord is always there sa atin pong mga buhay. Kaya sabi David, you prepare a table before me. Diba, nandiyan pa sa harapan ko. In the presence of my enemies, you anoint my head with oil. My cup overflows. Have you ever encountered people who are using by God mightily and overflowing in the anointing from God? Alam niyo po, anointing will always be seen sa isang tao, even though they don't speak, even though they don't inform people that they are called by God, it will always be seen when God starts to use them before the people. It will always be seen sa kanila pong mga buhay. I really admire to the people who are using by God, who are called by God in their specific ministry and they are anointed. Wow! Umahanga po ako sa mga lingkod ng Panginoon na sobrang nagtatapat sa Panginoon. Sobrang nagpapagamit po sa Lord. And sabi dito sa verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Naalala ko lang po yung sinabi po ni King David sa Psalm chapter 27, verse 4, sabi niya, one thing that I ask from the Lord. Diba sabi, ano yan? Diba sabi niya doon na isa lamang hinihingi ko sa Panginoon, isa lamang itong aking hinihiling. Diba yung malagi ako sa templo upang kagandahan niya ay mamasdan. Lagi kong makita yung kagandahan niya. Kaya sabi David na, surely goodness and mercy shall follow me. And all the days of my life, I shall dwell in the house of the Lord forever. Ano kaya yung pangarap natin sa atin pong mga buhay? Alam niyo po kung merong pinaka masarap pangarapin, yung makasama natin si Lord. Yung makasama natin yung Panginoon sa atin pong mga buhay. Alam niyo, kahit ang daming pagsubok, ang daming mga problema, lagi po natin datandaan, the Lord will always lead us in the green pastures and still waters. Si Lord lang po yung kaya magbigay sa atin ng kapayapaan sa ating mga buhay. Kaya alam niyo po, don't give up in our serving God. It's part of our journey sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ang sumusuko, sila po yung talo. Pero yung mga taong hindi umaayaw dahil alam nilang kasama nila ang Lord, sila yung laging magtatagumpay. Sila yung laging makakaranas ng victory over hardship, victory over temptations, over trials sa kanila pong mga buhay. Kaya mga kapatid, let us trust in the Lord. The Lord is our shepherd. The Lord is our shepherd. Ang panghawakan po natin, we shall not in one. Hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon. Sige po, let us pray. Ito na po mag-end up. Lord, thank you for this morning, Lord, na binigay niyo sa amin. Tunay nga that you are the shepherd of our lives. Lord, sometimes we do not see, Lord, on who you are. Whenever, Lord, that we are experiencing, Lord, predicaments, Lord, sa mga buhay namin, ng mga pagsubok, ng mga problema, sometimes, Lord, we forget that you are sovereign God. But Lord, again, by your word, Panginoon, remind us, Lord, strengthen our faith. Tulungan ninyo kami na magtiwala po sa inyo ng buong puso, Panginoon, ng 100%, O Diyos, habang naglilingkod kami sa inyo. Lord, we do not know kung ano yung mga susunod pa na chapter ng buhay namin, ano pa yung susunod na kabanata ng buhay namin. But Lord, dalangin ko ngayong umaga na ito, Lord, hawakan mo yung mga buhay namin. Tulungan mo kami, O Diyos, na lagi naming ilagay yung pananampalataya namin sa inyo.
na huwag kaming lumingon sa kung ano man yung mga pinagdadaanan namin, but tulungan mo kami na lagi naming makita yung katapatan mo, O Diyos. Makita namin yung kabutihan mo sa gitna, Panginoon, ng mga suliranin ng buhay namin. Lord, ngayong umaga na ito, sa umamagitan ng salita nyo, lahat, O Diyos, ang nakarinig dito, makaramdam ng refreshment, ng empowerment, O Diyos, at lahat ng mga bagsak, Panginoon, ngayong umaga po na ito, ay ibangon po ninyo ulit. At ibalik nyo po kami sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord, for this wonderful morning. We glorify your name. We magnify you in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Napakagandang mensahe. Thank you so much, Brother Brian, for reminding us of who God is in our life, that He is our shepherd, that He is the one who is always present sa ating buhay. Napakabuti ng Panginoon, no? Kung paano niya tayo inaalagaan bilang pastor niya. Pero mga kapatid, magandang paalala po ito sa atin. This is the time, if you have some reflection, okay, if you have some take home, just comment down below. I believe some of you have something to share. Ito mga bagay na ito, you know, you will, yung comment niyo din, babasahin namin yan mamaya. You will encourage us, and also you will also encourage all of our viewers dun sa mga bagay na narinig natin sa kanyang lingkod kay Brother Brian at dito sa Psalms 23. Any reflection po, anything po na nagbigay ng punch sa'yo, you can share to all of us po. And this time we'd like to hear from our AFJC, ang kanilang take home doon sa bagay na narinig nila kay Brother Brian. Unahin ko na si si Brother Ian, okay? Yes, si Ian Gutalin. Yan ay, may bisita yan bukas . Ma-inspire ngayon yan. Okay. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Overview ko lang po yung buhay ng isang pastol. Ang buhay po ng isang pastol ay hindi lang pag-aalaga sa mga tupa. Inaalay din po nito ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Katulad po ng ginawa ng Panginoon sa atin. Diba, kapag yung tupa nasa banginan, diba, gagawa siya ng paraan para maligtas niya yung tupa niya. Kahit na ang kapalit nito ay buhay niya. Ganun din po ang ating Panginoon. Bilang pastol natin, ginawa din po yun ng Panginoon sa atin. Nung inalay niya ang buhay niya para sa atin ng mga tupa niya na naliligaw upang maligtas tayo sa ating mga ginawang pagkakasala. Diba? Doon pa lang, napaka dakila na ng ginawa ng Diyos para sa atin. Diba? Take home ko lang, wag natin sayangin yung mga pagpapagal, sakripisyo ng Diyos na ginawa niya para sa atin. Although nagkakamali tayo, dito pa tayo sa katawan natin na na yung physical na katawan natin di ba? Lumapit tayo sa Panginoon, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat-lahat sa buhay natin. Yun lang. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Brother Ian. This time, that's si Josh. Yun lang. Josh? Yung take home ko lang po, kahit anumang pagsubok ang iyong pagdaanan, lumapit ka kay Jesus, lagi siya nandiyan. Katulad nga po kay Hope, nangyari sa kanya. Kahit ang dami niyang pinagdaan ng pagsubok, kahit malapit na siyang mawalan ng buhay, pero still, patuloy pa rin siyang lumalapit sa Diyos dahil siya, ang Diyos lang yung makakatulong sa kanya. Dahil alam niya na yung Diyos ang gagabay sa kanya, yung Diyos na tutulong sa kanya ay walang imposible. Amen.
Praise God. Thank you so much. Si SJ, meron ba? Yes. Meron yan, meron. Meron ba? Meron ba? Oh, nahihiya pa eh. O sige, this time mo si... Tinitrain pa natin, tinitrain pa. Si Brother Joseph. Ayan, sige po. Sa akin po, ano, isang letter D lang. Yan. Andito, napakagandang paalala yun, ha, na ang Diyos yung nagpo-provide sa atin, ang Diyos yung nagpo-protect sa atin, ano. Pero merong ano dito eh, merong makikita kong ano, isang bagay na pansin ko na dapat natin gawin para yung provision, yung protection ng Lord maranasan natin. Kasi sabi dito sa verse 1, the Lord is my shepherd. No, dineclare ni David na si Lord yung shepherd niya. Kasi bilang sheep, ano, merong ano, decision ng sheep kung kanino siya susunod. Diba? Uh-huh. Pwedeng gusto niya magpapastol, pwedeng hindi. Kaya nga yung iba, tumatakas eh, diba? Yes. So, para maranasan talaga natin ano, yung protection at provision ng Lord, let us declare na ang Diyos yung ating pastol. Diba? Kasi sa mundong ito, ang daming naglilid sa atin eh. Ang dami natin sinusundan, ang dami natin gustong marating sa buhay. Pero ang tanong dito, sino ba talaga yung kumokontrol sa atin? Sino ba talaga yung nagahari sa atin? Sino ba talaga yung naglilid sa atin? At napakagandang paalala yon na bilang sheep, mayroon tayong desisyon kung sino yung gusto nating sundan sa ating buhay para maranasan natin yung protection, para maranasan natin yung provision. Nandiyan yan ang Diyos. And let us declare na, Panginoon, kayo po yung aking pastol. At hindi nyo po ako pagkukulangin dahil kayo yung aking pastol, kayo yung mabuting pastol. No, hindi nyo ako pagkukulangin sa lahat at nandiyan kayo para protektahan ako. Ganda nga po ng sinabi ni Brother Ian, no, na hindi niya lang tayo gustong protektahan, kundi handa niya pang iali yung kanyang buhay para lang tayo yung magkaroon ng kaligtasan. Diba? Napakaganda po nun. Purihin po ang Diyos. Amen. Thank you so much. And now, let's hear it from our... Sir Imri. The only rose among the thorns. Ayan. Grabe nga po katitinik itong mga kasama ko. Matinik. So, for us, no, bakit lagi nga bang... Mapapatanong kayo, mapapaisip ko, bakit laging ginagamit na symbol ba or illustration yung sheep para sa ating mga tao. Kasi narinig ko to una kay Pastor King yata na yung mga tupa parang mga may term siya. Pero hindi ko na yan sasabihin. Wala talagang ano. Foolish. Wala bang yun, foolish, mangmang, ganyan. Meron lagi silang gustong gawin and hindi nila iniisip kung ano yung consequence ng mga nangyayari sa kanila. Pag iniwan mo sila sa pastures, dun sa green pastures, unless pigilan mo silang kumain, hindi sila hihinto kahit busog na sila. Ganun yung mga tupa. So, tayo, makikita natin, no, kung bakit lagi na lang tayong hinahalin tulad sa tupa. It's because, ganun tayo eh. Marami tayong gustong gawin and hindi natin iniisip kung ano yung consequence na mangyayari sa atin. Na mapapahamak na pala tayo, but we just continue doing it. Pero buti na lang meron tayong good shepherd and that's our Lord Jesus. And katulad nga nung sinasabi ng psalmist dito sa Psalm 23, let us just continue to see how good the Lord is in our lives. He is our shepherd and therefore we will lack nothing. Siya yung bahala sa atin, siya yung mag-iingat sa atin, siya yung magpo-provide sa atin. He will deliver us. And he promises us, no? Bakit ganun, mapapaisip ko, bakit ganun na lamang yung pag-ibig niya sa atin? That, ano lang ba tayo? We're just mere sheep. Mga tupa lang naman. We're just mere people. Nilikha lang naman niya tayo. Why does he have to promise us good things? Why does he have to have covenant with us? Mapapaisip ka na lang and you will just realize it's because the Lord is just good. Diba? Kaya nga, your goodness is running after me. It's running after me. Mapapakanta na ako, kaya tama na to. But, mga kapatid, it's really good to hear this reflection po, yung take home po na yan. Kaya please, you still have time to share your, at this time we'd like to hear from sa ating brother Pastor Jason yung kanyang take home. Yes, thank you so much po Pastor Dave. Ang gusto ko lang i run as take home yung keynote ni Brother Brian kanina, diba? Sabi din ni David, all I ask from the Lord
tama ba na? It's to be in your presence. Yes, to be in your presence. Psalm 37, to dwell in your presence all the days of my life. You know, parang, ano kasi yun eh, ini-imagine ko, parang ano yun eh, sino ba dito yung nakapunta na sa isang napakagandang lugar? Nakapag-vacation. Tapos, nag-stay ka doon. Tapos parang ayaw mo nang umuwi, pabalik sa Maynila, di ba? Parang ganun yung feeling eh, na talagang kapag andun ka sa presensya ng Panginoon, wala kang alalahanin talaga. Kaya totoo yung kapag sinabing the Lord is my shepherd, parang kang nag-commute ng bus, papuntang, papuntang south, tapos wala kang alalahanin, pwede kang matulog. Di ba? Pagising mo, nandun ka na. Ganun yung feeling eh, na kapag nasa feeling ka ng Panginoon. Yes, may mga challenges, totoo naman yan. Pero anong sabi ng Panginoon doon, 'di ba, kaya no, kay Gideon, nung nagpakita siya sa kay Gideon, 'di ba, sabi niya, "Peace." 'Di ba? Sabi niya, "Magkaroon ka ng kapanatagan, magkaroon ka ng kapayapaan." Ganun tayo eh bilang mga tao. Totoo naman 'yan, hindi naman ang pagiging Kristiyano is ano na, exempted ka na sa lahat ng mga tinatawag natin na worries, sa lahat ng mga challenges. Pero ang kagandahan kasi dito, kapag may pananampalataya ka sa Diyos, kapag alam mo na si Kristo ang foundation ng pananampalataya mo, mayroong tunay na kapayapaan, mayroong tunay na kagalakan, at mayroong tunay na tawag nito, strength. At syempre, tunay yung kaligtasan na meron ka. Kaya huwag ka na maghanap ng ano, kasi yung maraming tao, hinahanap yung kanilang tinatawag na satisfaction sa ibang bagay. Pero walang ibang makakasatisfy ng ating pangangailangan. Walang ibang makakasatisfy ng ating buhay kundi si Jesus Christ lang ang ating mabuti, Pastor. Thank you so much, Pastor Jason, for that takeoff. That's true. Wala namang ibang magbibigay sa atin ng kasapatan kundi ang Panginoon lamang. But kanina pinag-uusapan natin, kanina ilang beses na banggit ni Maye at saka nila, halos lahat, no? Yung about sheep. Now, well, in regards to sheep naman, yes, ano kasi, when we read the book of Psalms, wow, ang sarap, no? Parang ang dating na, yes, Lord, you are my shepherd and you lack nothing. But let me remind sa mga sheep, sa mga tupa, okay? May mga tanong po kasi na patungkol po dito. Minsan, ang maraming mga sheep, mga Kristiyano, nagiging spoiled, no? Spoiled, no? Kaya ang babaw ng pananampalataya. Pero pinapagalitan niya ni Pablo. Sabi ni Pablo nga, di ba? Dapat nagkapagturo na kayo, pero hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon, kayo pa tinuturuan. Dapat kinakain niyo na karne, hanggang ngayon, gatas pa rin. Pero, at dumarating pa sa punto, ang daming matampuhin, no? We need to grow. Kaya nga, naalala ko lang yung, ano, yung question and answer from Ed Lapis, ang ano yan eh, Naligaw versus Lumayas, patungkol to sa mga tupa. Ang question ganito, di po ba dapat pag may member na umalis sa church ay sundan, suyuin at himukin ng pastor na bumalik, tulad ng paghahanap ni Jesus sa kahit isa lang na nawawalang tupa? Ang sagot niya ay ganito, iba ang naligaw sa lumayas. Ang tupa kasi ay makakalimutin, madaling maligaw o mahulog o sumabit sa kung ano-anong bitag. Kaya pag may nawawalang tupa, hinahanap. Ibang usapan naman kung ang member ay kusang umalis, lumayas o nagrebelde. Hindi hinahanap ang hindi nawawala. At hindi sinusundan, sinusuyo at hinihimok bumalik ang di naman pinalayas kundi kusang umalis. Lalo pa kung hindi maganda ang paraan ng pag-alis. Pati sa halimbawa at turo ni Jesus, ang prodigal son nang lumayas ay hindi sinundan o sinuyo ng ama. Kusa siyang bumalik. It really makes sense, mga kapatid. Yes, God, the Lord is our shepherd. But let me remind you, we also have responsibility. Na kung saan, mga kapatid, na yung ating pananampalataya ay dapat nating palawakin. Mas masarap yung tayo ang umiintindi kahit kaysa tayo ang iniintindi. Yes. Yan ang isang ng paglago. And then ngayong mga panahong ito, sa panahong ito, iwaksin na ang Kristiyanong matampuhin. Amen. Tama lang.
Yes, the Lord is our shepherd. He's, and then imagine if you are in the sovereignty of God, the Lord will take care of you. See, prodigal son, nung nasa sovereignty siya ng ama, nasa sakop siya ng ama, wala siyang problema. Ang saya, di ba? Pero hindi na kontento eh. Nung ginawa, lumabas sa pamamahala ng kanyang ama. Kinuha pa yung mana, no? But tingnan mo nangyari sa kanyang buhay. Alam natin lahat na mulubi siya, naghirap siya, but huwag natin gawin yung, minsan yung ating pride, yung rebellious heart, yung tipong akala mo mayroong gustong patunayan or anything. Mga kapatid, learn to submit. Learn to really put your trust in the Lord. Love your pastors. Love your pastors. Hindi basta-basta yung ginagawa nila. Yes, 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 yes. Yes, walang perfectong mga lingkod ng Diyos. Nagkakamali din naman. Pero mga kapatid, we are all in the process. Kaya let's support and love our pastor. At the same time, ulitin ko, iba yung lumalayas, iba rin yung nawawala. Nawawala. Naniniwala. Iba rin yung nagwawala. Oh, iba yun. Siya lang. Pero mga kapatid is, let's continue to devote ourselves to the Lord. Amen. Yes, the Lord is our shepherd. He's the one who's taking care of us. Amen. But remember in Hebrews, those He discipline, He love. Amen. Kahit balik natin yan, those He love, He discipline. Diba? Amen. Kung sino man yung mga minamahal niya, dinidisiplina niya. Yes. Amen? To be, and then, hindi para pabagsakin, but to be a better person. Amen? Right, right. Para magbigay ng glory sa ating Ama na nasa langit. Amen. And this time, we'd like to hear po, babasahin na po natin yung mga reflection, mga take home. Kasama natin si Pastor Kenneth Seriales. Ayun o. Oh. Si Brother si Tito Nelson Rabadon, Pastor Drew Masila. Good morning, good morning. And Pastor A, good morning. Pastor Alan is in the house. Oh. And speaking of birthday, sabi po ni Pastor Peter, pa-shoutout daw po kay Pastor Ray Ebanias at birthday niya po ngayong araw na ito. Amen. Good morning and happy birthday. At ito yung dalangin ni Tate Rico. Good morning po sa inyo lahat sa EFJC Prayer Warren sa lahat na nanonood na why ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay laging sumaatin lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Na why walang kapangyarihan at ang kaaway at hindi magpagtagumpay sa ating gawain sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. At yun na po ang kanyang dalangin. Yes. According to Pastor Peter Obiena, sabi niya, I'm so blessed sa AFJC Daily Devotion. Hallelujah. Keep up the good work God has entrusted to your team. Amen. Praise the Lord. And also, sabi yan si Brother Jerome Yunsayan, amen daw. Hallelujah. At si Nanay Lily, good morning po sa inyo. Good morning. Sabi po ni Pastor Mari Vic, yan, babasahin po ni Pastor Jason. Sabi niya, blessed morning po sa lahat. According to Pastor Mari Vic Pechoso, sabi naman po ni Sister Corazon Nim, uh-huh, and ni Jerome Insayan, amen daw. Ayan, sabi nga niya, si Sister Cora, sabi niya ganun, praise God, napakaganda ng iyong salita. Purihin ang Diyos sa buhay mo, brad. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. And also, sabi ni Pastor Maribik, as a sheep, we sometimes go astray, but thanks God, we have a great shepherd who leads us to a path of righteousness and He provides for our needs. We just have to trust our shepherd. Wow, thank you so much for that thought. And sabi naman po ni Nanay, Sister Lily Sebelina, binibigyan niya ako ng kalakasan ng aking pastol, pinapasigla at muling pinapalakas ng aking mabuting pastol. Amen. Hallelujah. At Jenet, pagpatuloy mo na, Pastor Jason, ang sinabi ni Tate Rico. Tutuloy natin ito. Good morning kay Pastor John Solomon at kay Kuya Glenn. Yan, Balista. Paring Glenn, good morning sa'yo. And sabi ni Tate Rico, ang aking pastol, sa talatang 1, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ang banal na Espiritu ay lubos na nagmamalasakit sa bawat isa sa kanyang mga anak na hangad niyang
mahalin, amen, pangalagaan, ingatan, gabayan, at maging malapit sa anak na yaon. Katulad ng ginagawa ng isang mabuting pastol sa sarili niyang tupa. Amen. Pangalawa, ang mga mananampalatayang mga tupa ng Panginoon, tayo ay kanya at mga bukod tanging pinagukulan ng kanyang pagmamahal at pangangalaga. Amen. Hindi ako magkukulang. Hindi siya magkukulang ng anumang mga bagay na kailangan natin, amen, upang maganap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Tayo'y masisiyahan at sa paglalaan at pangangalaga ng mabuting pastol sa ating mga buhay. Amen. John chapter 10 verse 11 says, "Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa." Amen. Ang pastol ay handang mag-alay sa kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Tama, salamat sa Diyos sa buhay ni Brother Brian na patuloy niyang ginagamit. Amen. Naway patuloy mong maranasan ang pagsama na banal na Espiritu Santo sa buhay mo at kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang presensya ng ating Panginoong Jesus. Amen sa Diyos po ang lahat ng papuri. Hallelujah. Amen. And welcome po kay Sister Apple. Don't forget Neonas Moments sa yes, YouTube. Yung vlog ngayon. Okay? Yes. Ang aming inana na si Neona. And also, Mami Imelda, good morning, good po morning, sa inyo. Good morning. And kay Pastor Brian Pingol na yes, good nabota. Sa nabota. Sa Pingol, Pingol. Okay. Si Teacher John Brian to eh. Teacher na, pastor pa. Oh, ayan. Oo, and then, and also we'd like to, ano, tawag doon, hear from Sir A. Marie yung kanyang ipopromote sa inyo. Please listen to her. Ako, you would like to hear me singing na. Ayan. So, but here goes, Ayan, please guys, continue to follow us on our social media account. Maraming salamat po sa lahat na ang nang patuloy na nanonood, mga followers and subscribers natin dyan. Yes. Thank you sa inyo. And if you want to win this shirt, One More Soul for Jesus, the t-shirt, please post your selfie today with the hashtag Psalm23. Ayan. And we will choose top 5 viewers yes, for this week. And we will announce that on Saturday. Pero so, sino makakonsistent na 5? Yeah. Consistent 5. No. 1 week pala. 1 week na. Wala tayong Monday eh. Basta 1 week. Huwag na kayo magulo. Yan. So, announce lang po namin yan sa Sabado. So, please stay tuned and be updated in our AFJC Daily Devotions. Please visit our website at www.afjc.com to know more about us, our ministries, and who we are. If you want to support us and donate to AFJC, you will also find our direction instructions on that website. Yes. And you can also follow us on our Twitter. Nandiyan na po yung link, twitter.com/AFJC.ph. Ganun din naman po sa aming Instagram account. Yeah, si Brother Brian, meron siyang Twitter pala. Please follow. Yes. Ayan. And our AFJC YouTube channel, that is AFJC Ambassadors for Jesus Christ. Yes, so po. Sana naman po may 60 subscribers na kami. Yes! Ayan. And by the way, this live broadcast will be uploaded in our YouTube channel. So yep, make sure that you click that notification button so that you will be updated whenever we have new uploads. Yay! And also, you can follow and like our page, that is Ambassadors for Jesus Christ, or AFJC.ph. Pati po yung AFJC online. Yes. So, this watch naka-watch party po dyan yung AFJC na Facebook page. So, please follow us and like us. And follow Brother Brian. You know, po yung mga posts niyan. If you are blessed with this message, amen, follow him sa kanyang And kay Lovely, yung mabul pa, tsaka kay paring Jerry Santo Domingo.